Surprise! I want our date to be unique and unforgettable. Tumayo ko't pinagmasdan ng ibaba. Wow! Mangha kong sabi habang nakatingin sa kalangitan at inaamoy ang simoy ng hangin na nagmumula sa karatig bundok. Narito lang naman kami sa hot air balloon. Nalaman kong matagal mo nang gustong sumakay dito pero laging hindi natutuloy. Kaya naman simula sa araw na ito, lahat ng gusto mo kahit mahirap, gagawin kong posible. Basta huwag mo lang hilingin na lumayo ako sa iyo dahil hindi ko gagawin yun. Sabi nito mula sa aking likuran. Saka ko naramdaman ang bisig nito at mga kamay nang ipinulupot ito sa aking bewang. I think about you every single day and a minute has passed mula nang umalis ka sa isla. God knows, Vanessa, kung gaano ko pinigilan ang sarili para hindi ka makita. Pero hindi ko kaya. Mas masakit pa sa baon ng bala na tumama sa aking katawan kapag hindi kita nakikita. Pinaharap ako tinitigan sa mukha nito. Abang, inaayos nito ang buho kong nililipad ng hangin. Nambubola ka pa, Mr. Romualdez. Natatawa ko'y sabi sa kanya pero natigilan ako nang mapansin ang mata nitong namumula. Hanggang tuluyang magtama ang aming paningin at siya namang tuluyan din itong pagpatak. Matapang ako, Vanessa. Pero natutuwag ako kapag ikaw nang pinag-uusapan. Sana paniwalaan mo ang sinabi kong mahal kita. Totoong mahal na mahal kita, Vanessa. Ngayon lang ito nangyari. Simula nang magising akong wala nang maalala. Kaya nakahanda akong maging si William o kahit si Sandrong simpleng mamamayan at hindi ang Sandrong walang puso para lamang sa'yo. Matapos sabihin yun ay isang mahigpit na yakap ang iginawad nito sa akin. Ramdam ko ang sinsero nito sa bawat katagang kanyang sinabi. Tumagos ito sa puso ko at ginising nito ang natutulog kong damdamin na akala ko'y tuluyan ang nailibing kasama ni William. Maya-maya pinakawalan niya ako tinitigan muli sa mukha. Kumakabog ang puso ko at unti-unting nawawala ang imahe ni William. Sandro? Tuluyan ako natigilan ng dahan-dahan itong pagdikitin ng aming labi. Saka marahan na ginalaw. Pumikit din ako at unti-unting sinasabayan ang kanyang labi. Nakalutang kami sa ere at ilang kilometro ang layo mula sa ibaba. Malamig ang singoy ng hangin pero unti-unting nagiinit at nag-iiba ang aming pakiramdam. Mas diniin pa ako nito sa kanya kaya naramdaman ko ang matigas na bagay sa kanyang gitna. Ilang minuto kaming naghahalikan nang maramdaman ko na lang ang kamay nito na humahagod na sa aking katawan. Sandro, hindi ito ang tamang lugar. Muli ay sabi ko pero wala itong narinig. I want you, Vanessa. Bulong nito. Hindi ako agad nakasagot. Saka na kapag kasal na tayo. Sagot ko rin habang abala ang mga labi namin sa paghahalikan. Kung ganoon, magpakasal na tayo ngayon din. Sagot naman ito saka ini-adjust ang sinasakyan namin at maya-maya'y tuluyang nakababa. Masaya kami magkahawak kamay ni Sandro papunta ng sakyan niya. Nang nakarinig kami ng putok ng baril kung saan tinamaan si Sandro sa kanyang balikat. Sandro! Kinuha nito ang baril at mabilis kaming pumasok sa sakyan. Nagpalitan na ng putok ang mga tauhan niya at kami naman ay mabilis na pinaharurot ni Jay ang sinasakyan namin paalis. Itama ka! Dadalhin ka namin sa ospital! Umiiyak kong sabi habang hawak ang kanyang balikat na may tama na ng baril. Huwag mo kong intindihin. Ang importante ay makauwi ka na. Namumutla na nitong sagot. Ano? Hindi kita iiwan. Sasamahin kita. Jay, dalhin mo sa pinakamalapit na ospital. Utos ko kay Jay. Ako nang bahala, ma'am. May alam akong lugar. Sobra ako natataranta kaya naisipan kong tawagan si mommy upang sabihin na nangyari at para sabihin na kailangan kong samahan si Sandro. Sa isang bilya kami dumiretso kung saan naroon na ang nag-aabang na doktor at mga nurse. Putlang-putla na si Sandro nang isinakay sa stretcher. Mabilis nila itong itinakbo sa loob kaya naiwan ako mag-isa. Mom, magpahinga po muna kayo. Naroon po ang banyo. Tinungo ko ang banyong tinuro ni Jay upang makapaghugas ng kamay habang patuloy pa rin sa panginginig nito. Panay pa rin ang patak ng aking mga luha at natatakot sa maaaring mangyari. Nang matapos ako ay saka ako napatingin sa salamin upang ayusin ang sarili. Pumikit at nagdasal ako ng taimtim. Panginoon, huwag niyo po sana nga hayaang mawala muli sa akin si Sandro.
mahalaga na siya sa akin at mahal ko na din siya bilang siya. Pinapangako ko na makaligtas lamang siya sa tiyak na panganib ay titiyakin ko't ipararamdam at sasabihin sa kanya na mahal ko na siya bilang si Sandro. Kanina pa ako paikot-ikot at hindi mapakali habang naghihintay ng resulta ng paglabas ng mga doktor. Ngayon ko lamang kasi napansin na may ospital pala sa villa na ito. Maliit lamang ito pero may kumpletong kagamitan at may mga doctors at nurses. Habang naghihintay ay kasama ko din ang ibang residente dito na nag-aalala sa lagay ni Sandro. Ang ibang nakatira pala dito ay ilang sa mga pamilya na binigyan niya ng matitirhan at hanap buhay. Binigyan niya na pag-asa upang ipagpatuloy ang buhay at patuloy na lumalaban sa mundong hindi pantay ang mayaman at mahirap. Natutuwa ako na sa kabila pala ng nakakatakot niyang aura ay may nagtatagong mabuting puso na nakahandang tumulong sa lahat. Ang ilan sa mga taong ito ay nasa maliit na chapo sa loob ng villa upang ipagdasal ang kaligtasan niya. Para sa kanila, tinuturing nilang tagapagligtas si Sandro. Lumabas sa mga doktor at sinabi ang magandang balita. Natanggal na ang bala sa katawan niya, kaya ligtas na si Don Sandro, sabi ng may katandaan ang doktor. Salamat po, Doc. Naghintay pa ako ng oras upang dalhin siya sa sarili nitong unit sa loob ng villa. Doon na lamang siya pupuntahan ng mga doktor. Tulog na tulog ito habang nakahiga at may nakakabit na swero sa kamay. Nakaupo ako sa tabi nito at dinama ang kanyang mukha. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Tinakot mo ako. Mainang sabi ko habang hinahaplos ang kanyang mukha. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Masyado mo akong tinakot, alam mo ba yun? Naiinis ako sa'yo. Simangot at umiiyak ko pang sabi sa kanya. Unti-unti itong dumilat ng kanyang mga mata at pilit na bumangon. Salamat at ligtas ka, sabi nito nang yakapin ako. Sa kabila ng lahat, nang ito'y ako pa rin ang iniisip niya. Ikaw ang tinamaan ng bala pero sa akin ka nag-aalala? Ani ko nang kumalas ako sa kanya. Hinawakan naman nito ang aking mukha at pinagdikit ang aming mga noo. Ito ang dahilan, mahal ko, kung bakit pinigilan ko ang sarili na ma-inlove ka sa akin. Pagtatapat nitong sabi, anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba mga taong nagtangka ng buhay mo? Mariin kong tanong nang makaharap ito. Marami ako naging kalaban sa negosyo simula na ipasa sa akin ni Papa ang pamamahala ng organisasyon. Maraming gustong kumontra na sa akin mapunta ang lahat ng pinaghirapan ng tatay ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kaya bago mamatay si Papa ay hinasa ako lalo at binigyan ng mahihirap na misyon upang maipakita na karapat dapat ako na maging leader. Kaya ang ibang kasapi noon ni Papa ay tumiwalag. Sa dami nila ay hindi ko alam kung sino. Lalo pa at wala kaming sapat na ebidensya na makapagpapatunay na sila ang may kasalanan. Tuluyan ako naiyak at niyakap siyang muli na mahigpit. Paano na ho kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mong iyan, Sandro? Umiiyak kong sabi habang mahina siyang hinahampas sa likod. Pinakawalan ko siya at naisipan tumayo. Mabuti at hindi niya napansin ang sinabi ko. I'll call the doctors. Hindi ko na hinintay ang sagot nito, tinungo ko na ang pinto upang makalabas. Nampigilan ito ang aking kamay. What did you say? Tanong nito. Ang sabi ko, tatawagan ko mga doktor mo. Hindi yan, yung una mong sinabi. Narinig ko na sinabi mong, paano ka na kapag hindi ako tumigil? Ang ibig bang sabihin nun? Nag-aalala ka? Bumuntong hininga ako at hinarap siya, saka pinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Wala na naman dahilan para ilihim pa ang totoo. Ang sabi ko, paano na ako kung hindi ka titigil? Iiyak na lang ba ako palagi habang naghihintay ng pagdating mo? Ayoko ng ganoong buhay, Sandro, pagkasal na tayo. Sabi ko muli at dinampian siya sa labi ng mabilis ang halik. Mahal na din kasi kita. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha at walang ano-ano'y hinawakan nito ng isang kamay ang aking mukha upang gawaran ako ng halik. Pinagsaluhan namin ng halik na parehas kami ng nararamdaman. May biglang kumatok at nagbukas ng pinto kaya kami natigil. Sorry boss, sige na, tuloy nyo na lang. Hingin pa umanhin ni Jay at tatalikuran na sana kami nang tawagan muli ito ni Sandro. Saglit, Jay, ihanda mo ang chapel at sabihin kay Father na ikakasal ako ngayon din. Sabi nito kay Jay na lalong nagpaluha sa akin.
ora mismo, boss. Walang sinayang na oras si Sandro. Kahit masakit ang braso nito'y kinaya pa rin akong buhati ng isang kamay matapos i-anunsyo ni Father na kami ay ganap ng kasal. I can't wait to be with you and make love with you all night, mahal ko. Bulong nito sa akin. Ako rin, mahal ko. Binati kami ng lahat ng tao sa villa na masaya sa aming pag-iisang dibdib ni Sandro. May kaunting salusalo ang naganap saka kami nagpaalam para sa honeymoon namin. Sumakay kami ng chopper hanggang makasakay kami ng yate papasok sa isla. Gabi na rin kaya nasa loob kami ngayon ng kwarto at hindi na makapag-antay na marating namin ang Isla Paradise. May isang oras pa naman daw ang biyahe namin kaya sapat ng oras iyon para umpisahan namin iparamdam ang pagmamahalan naming dalawa. Anong ginagawa mo, mahal? Taka nitong tanong nang sinuri kong muli ang singit niya kung saan nakalagay ang tattoo na inukit noon ni William. Wala namang kakaiba pero nang mapansin ko ang kamay ko na parang may nakadikit na malagkit ay doon ako nagduda. Pinigilan ako nito't pilit na pinapaalis. Sandro, pag hindi mo ako hinayaang tingnan kung anong mayroon dyan, I swear, iiwanan kita't hindi na magpapakita sa'yo. Humiga na lamang siya't hinayaan ako. Kaya nanginginig ang kamay ko habang kinukuskus kung anong meron sa nakapako sa singit niya pero wala talaga. Gulong-gulo ako at naging tolero na naman. Nagpunta ako ng banyo at tuluyang naglinis ng katawan. Naiinis ako at naihambing ko na naman siya kay William. Napaka-misteryosong tao ni Sandro. Dumating kami sa isla nang hindi nagpapansinan. Magkahiwalay kami ng upuan at parehong nag-iisip nang makarating kami. Sinalubong at binati kami ni Nanay Lena bilang ganap na mag-asawa. Umiti lamang ako at nagtuloy sa aming silid sa itaas. Pagpasok ko ay isang nakakaakit na silid na nakahanda sa higaan namin. May hugis puso na nagkalat na rose petals sa higaan. May candlelight dinner din na nakahanda sa veranda at mga sexy lingerie sa cabinet. Masaya sana kami nag-honeymoon kung hindi lang nagparamdam muli sa William sa katauhan ni Sandro. Nagbihis ako gamit ang lingerie at uminom ng wine habang nakatanaw sa karagatan. Hindi pa pumapasok si Sandro mula nang dumating kami. Marahil nasaktan ko siya at pinaramdam na naman na siya si William at hindi si Sandro. Maya-maya naramdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Hubad-baro ito dahil ramdam ko ang init nito. Hinalikan niya ako sa balikat at dinaman ang kanyang kamay ang aking katawan. Huwag mo nang pansinan ang nangyari kanina. Hindi ako nagagalit gaya ng iniisip mo. Bulong nito kaya humarap ako sa kanya at niyakap na lang ito saglit. Sorry kung naikumpara kita kay William. Hindi ko sinasadya at tuluyan ako natigilan ng pigilan nito ng labi sa pamamagitan ng halik ang nais ko pa sanang sabihin. Shhh! Hindi na mahalaga kung si William at si Sandro man ako sa iyong paningin. Ang importante, sa iisang tao ka lang umiibig sa katauhan ni Sandro. Natigilan ako at kinakapos ng hininga dahil sa sinabi nito. Anong ibig mo sabihin? Hirap na hirap kong tanong habang panaybuhos na ng aking mga luha. Dinaman ang kanyang kamay ang aking mukha at nag-umpisa na rin itong umiyak. I'm sorry if I broke my promise na babalikan ko kayo. Tuluyan akong napatakip ng bibig sa sinabi nito. Kaya dahan-dahan ko din at nanginginig na kamay kong inilapit ang kamay sa kanyang mukha. William? Ikaw ba yan? Ngumiti ito tumingin sa aking mga mata. I remembered everything asawa ko. Lahat-lahat. Malinaw na sa akin ngayon. Sorry't natagalan ako bago nakabalik. Ginawaran ko kaagad ito ng mapusok na halik. Wala nang dahilan ang pagdududa ko. Tamang lahat ng nararamdaman ko, unang kita ko palang sa kanya. Alam kong maaaring may kamukha ang bawat isa sa atin, pero ang tunay na tibok at nararamdaman ay hindi ito maaaring magsinungalin. Tinupad niya ang pangakong makalimot man daw ang kanyang isip, pero ang puso at pagmamahal niya sa akin ay hindi. Marami man na nagbago sa kanya nang maging si Sandro, pero hindi na mahalaga pa iyon. Ang importante ay bumalik sa akin ang asawa ko. Ang mga asawa ko sa katauhan ni William at ni Sandro na iisa. I met my father, Romano Sr.,
for the last time before the accident happened, which caused me to lose my memories. Ang sabi ko sa kanya, magkakaanak na ako at baka matagalan bago muli makipagkita sa kanya. I told him that my wife didn't know my true identity, that I am not a legitimate son of the Zamora. Of course, he was still my father. His blood runs on me. I said that once I confess everything to my wife, we will visit him as soon as possible. Wala akong narinig kay Papa na tutol. Salip, niyakap niya ako ng sobrang higpit na parabang ito na ang huli na aming pagkikita. Lousy weather was looming on that day, but I promised my wife Vanessa that I would be home that day. Pinigilan ako ni Papa, pero palagay ko'y kaya naman at naniniwala ako na makakarating kami sa Manila sa tamang oras. So we left. After 30 minutes in the air, something strange happened while we went home. Kumikidlat at malakas ang ulan noon pero kampante ako magiging maayos naman ang lipad namin. But unfortunately, it was not. Nakarinig ako ng malakas na putok kasabay ng kidlat na nagresulta ng aming pagkakabagsak sa tubig. Apat kami sa loob ng chopper pero tatlo lang ang life vest and parachute. Kaya wala akong nagawa nang walang nagamit hanggang sa tuluyan kami bumagsak. At nang magising ako'y wala na akong maalala. Even my name. Nagpakilala sa akin si Romano Sr. Ang sabi niya, siya daw ang tatay ko. Wala na akong nanay dahil namatay ito nang ipinanganak ako at lalong wala daw akong asawa. Naniwala ako sa kanya because he looks exactly like me. May mga larawan ako simula pagkabata na kasama siya pero wala akong larawan kasama ang nanay ko. Naniwala ako, but something in me na parang may hinahanap ang katawan ko. Every night, I dream of this girl while we are in an intimate time together. Her face was blurred, but her smiles were clear and audible. Tanging ngiti lang niya ang naririnig ko at mga halinghing. Tinanong ko ang aking ama kung sino ang babaeng iyon sa aking panaginip pero ang sabi niya wala daw akong girlfriend at tanging si Jay lang daw ang kasama ko simula pagkabata. Naniwala ako dahil tatay ko siya. Pero lingid sa kaalaman ni Papa, napasekreto akong pumupunta sa mga bar sa pagbabakasakali na mabosesan ko ang mga babae. I hire different girls every night, not to have sex with them, but to hear how they moaned. I'm that desperate to find that girl in my dreams. Ginawa ko iyon sa loob ng ilang buwan, hanggang matuklasan ko may sakit si Papa. My father was diagnosed with prostate cancer stage 4, and soon, he's running out of time. Kaya tinuro niya sa akin ang pasikot-sikot ng negosyo upang maipamana sa akin ang pinaghirapan niya. Maraming tutol, kasama na ang kanang kamay niya at ang iba pang kasama sa mafia na kinabibilangan ni Papa. Kaya sinubukan niya ang kakayahan ko. Kailangan kong mag-focus that time kaya pilit kong iwinaglit sa isipan ko ang babae sa panaginip ko na patuloy akong ginugulo. Inubuskot nilaan ang oras sa kalakaran ng underground business and I did it. Nakapagdila ko ng $1 billion nang ma-ideal ko sa wakas ang South African na nagpupuslit ng mga diamonds. Nabibili namin ito sa murang halaga at nabebenta namin ng times 3 or more than dito sa Pilipinas. Napabilib ko si Papa at mga kasama niya kaya wala silang nagawa nang maipasa sa akin ang trono na dapat naman talagay para sa akin. Kasabay ng karang niya ang natatamasa ko'y parang may kulang pa na hinahanap ang aking katawan. Nakipagtalik ako kung kani-kaninong babae habang nakapiring ang kanilang mga mata. Pero wala pa rin sa kanilang hinahanap ko. Kaya nagsawa na lang ako sa paghahanap at mas pinalakas na lang ang sarili para paghandaan ang kumakalaban sa akin. Kaliwat kanan ang banta sa buhay ko. Pero lahat sila'y unti-unti naming napatumba. Hanggang sa iilan na lang ang natitira. I became ruthless. Walang awa ako kung pumatay ng mga taong nais akong traidorin. Kaya simula noon, tinuruan ko ng maging matigas ang puso upang katakutan nila ako. Isang araw, ang panaginip kong malaboy unti-unting luminaw. Napakaganda niya. Pinahanap ko sa kung saan ang babae pero nagtataka ako at hindi pa rin ito makita. Kaya palagay ko ay may malaking taong humaharang sa paghahanap ko sa kanya na hindi ko matukoy kung sino. Isang araw habang nanonood ako ng balita ay may nag-flash report sa entertainment news. At doon, nakilala ko si Vanessa Harlet Miranda.
What a small world na tatay niya pala, ang paboritong architect ni Papa, na siyang nagdesign ng Isla Paradise at iba pa naming mansyon. Pinaimbestigahan ko siya ng palihim. Walang nakakaalam. Tanging kaming dalawa lang ni Jay. Kaya nalaman ko na namatayan pala siya ng asawa. Ngunit lahat ng pagkakakilanlan sa asawa niya ay tuluyang nabura sa internet. Hindi rin mahanap ng investigador ko ang iba pang pagkakakilanlan niya. Pero lumabas ang pangalang Liam Cervantes. Walang kinalaman ang pamilya nila sa mafia world. Pero parang may alaala akong pilit kung gustong malaman tungkol sa pangalan niya na hindi ko mahanap ang kasagutan. Hanggang dumating ang araw na makita ko na at makaharap sa wakas ang babaeng nasa panaginip ko. Sakto lamang ang dating namin ni Jay nang balak siyang gahasain ni Liam Cervantes. Kaya pinatulog lang namin siya dahil gaya nga ng sabi ko, hindi ako basta pumapatay ng taong hindi nagkasala sa akin. Tumibok ang puso ko pagkakita ko pa lang sa kanya at nagsimula ako mabaliw nang matikman ko siya. Sa bawat daingat, iyak nito'y parang pinipiga ang puso ko. Kaya binubuhos ko ang galit ko sa pagpapaputok ng baril. Nakapiring siya gaya ng kadalasan kong ginagawa sa mga babaeng na pupunta dito. Pero iba siya. Dapat ay pinalis ko na siya pero hindi ko magawa. Kaya lang ay unti-unting nagbago ang pakikitungo niya nang makita niyang aking mukha. Pilit niyang sinasabi na ako si William na asawa niya. Kaya nagalit ako. Nagkataon lamang ba nakamukha ko ang asawa niya at imahe naman niyang nasa panaginip ko? I do my investigations, pero wala akong maapuhap na tamang kasagutan. Pinilit ko ang sarili na maalala siya, hanggang maulit muli ang aming pag-iisang katawan. Doon ko naramdaman ang kaligayahan at satisfaction habang ginagawa namin iyon. Ramdam ko ang pag-ibig niya at ramdam din siya ng puso ko, kahit ilang ulit siyang itanggi ng isip ko. Ngunit nang magsimula itong magkwento sa nangyari sa asawa niyang si William, doon ako nagsimulang makonsensya. Maari kong aminin at sabihin na ako nga si William, pero sa klase ng trabaho meron ako eh, hindi ko siya mabibigyan ng tahimik na buhay. Kaya minabuti kong magsinungalin upang ilayo lamang siya sa akin at pilitin akong kalimutan. Nang mawala si Vanessa sa isla, ay doon ko hinanap-hanap ang presence niya, ang amoy ng katawan niya. Mas tumindi ang obsession ko sa kanya kaya hindi ko natiis at sinundan siya sa Maynila. Isang linggo pa lang mula nang umalis siya. Lihim ako nakasubaybay sa kanya at nakatingin sa malayo. Instant stalker? Yes, masaya na ako at nakikita siya. Sila ng kambal niyang sa Thunder at Shine. May kung ano sa puso ko na nakaramdam ng saya habang iniisip ko ang bumuo ng pamilya. Kasama siya. Kaya matapos ang tatlong linggo kong pagsunod-sunod sa kanya, doon ako kumuha ng pagkakataon upang tuluyan siyang maging akin. I've spent billions to be with her. Bumili ako ng paluging clothing company at sila ang kinuha naming designer. Inutusan ko pa ang secretary ng company na magpagawa sa kanya ng gowns para sa bride ko na walang iba kundi siya. Bago ang opisyal namin pagkikita muli, ay nagpakilala ako sa mga magulang niya. Nagbayad pa ako ng malaking halaga para makipag-business transaction sa kanila gamit ang fake name and company para lang makilala nila ako at magpakilala sa kanila. At sa wakas, tagumpay ang plano ko. But there is something in her father, Mr. Francis Miranda. Hindi siya nagulat na makita ako kaya napagtagpi-tagpi ko na noon pa ay alam na nila ni Mr. Zamora, ang father ni William, na matagal na nilang alaman lahat. Makapangyarihan din sila at one of the billionaires here in the Philippines. Hindi pumayag si Vanessa na hindi ako kuhanan ng DNA sample kasama ng mga anak niya. Medyo duda ako kaya pinabantayan ko kay Jay ang lab kung saan isinagawa ang DNA test. But unfortunately, wala siyang natuklasan at nalaman. Lumabas ang resulta and it's negative. Nalungkot man ako na hindi ako ang asawa niyang si William at ama ng mga anak niya, nakahanda pa rin akong maging tatay para sa kanila. Nagsimula ang unti-unting pagbalik ng memories ko nang sundan ko siya sa bahay nila ni William. At doon, nakita ko ang larawan ni William na asawa niya. At doon napatunayan kong kamukhang kamukha ko nga siya. Medyo malinis lang si William at hindi gaya ko na mabalbas at may bigote. Inaya ko siyang mag-date kami. It's my first time going on a date. Kaya dinala ko siya sa firing range. Gusto ko maging kakaiba at hindi malilimutan ang first date naming dalawa. Kaya doon ko naisip, sinadya kong lagyan ng pampatulog ang iniinom niyang tubig dahil gusto kong isurprise siya at dalihin sa
nais daw niyang puntahan ayon kay Mommy niya na hindi pa niya napuntahan at nagagawa. And from the moment we kissed, doon unti-unting bumabalik sa akin ang imahe. Kaya inaya ko siyang magpakasal. Kahit hindi pa ako sigurado na ako nga si William. Aminin ko na sana sa kanya at sasabihin ng mga imaheng nabubuo sa isip ko. At ipapaulit-ulit ang DNA matapos ang kasal. Pero may umatakeng kalaban. Sila ang anonymous and mysterious gang na hindi namin matukoy ang mastermind. Ilang beses na naming nahuli ang iba nilang kasamahan, pero mas pinipili nila ang magpakamatay kaysa sabihin kung sino. Kaya may kutob akong sila ang may kagagawa ng pagkakabaril sa akin. Alam kong hindi niya plano ang patayin ako dahil sa balikat ako pinatamaan. Hindi naman malala ang lagay ko, pero nang dahil sa nangyari kaya nasabi sa akin ni Vanessa ang salitang gusto kong marinig sa kanya. Ang sabihin niyang mahal niya ako bilang si Sandro at hindi bilang si William na labis kong pinagsasalosan. Hanggang sa maikasal kami at sabihin nitong mahal niya ako bilang si Sandro. Excited ako sa honeymoon namin, lalo pat isang buwan ako nagtiis sa pagsasarili habang iniisip ang imahe niyang pinapaligaya ako. Pero pinilit niyang muling tingnan ang tattoo na nagpapatunay ng pagkakakilanlan kay William. Pero kahit ako'y hindi ko rin ito nakita. Pero may imahe sa isip ko na nagpalagay nga ako. Hindi ko siya sinundan agad dahil biglang sumakit ang ulo ko. Alam kong hinihintay niya ako sa kwarto namin. Ngunit hindi kaagad ako umakyat at pinilit na paaminin si Jay at Nanay Lana kung kailan nga ako dumating. At doon, nalaman ko ang totoo. Lahat ng sinabi sa akin ni Papa ay pawang kasinungalingan. Nagalit ako kay Jay at gayon din sa matanda. Bakit kailangan nilang magsinungalin sa akin at paniwalain ako? Kaya lalo kong nakumpirma na si William na asawa niya at ako ay iisa. Hanggang masabi ko sa kanya ang lahat. Hinalikan niya ako at gayon din ako. Miss na miss ko ang asawa ko. Ang laking tanga ko na pagdudahan ng panaginip ko. Pero dahil sa pangakot binitawan ko salita noon, kaya nakilala siya ng puso ko. Kaya unti-unting bumalik ang alaala ko bilang si William. At ngayon, sabik na sabik ako sa muli namin pagkikita bilang si William na asawa niya at bilang si Sandro na asawa din niya. Mahaba-haba ang gabi sa amin ngayon. Babawiin ko mga panahon at oras na hindi siya kasama bilang si William. Sa kabilang banda, lihim na nagdidiwa ang magkaibigang Francis at Willie, ang mga ama nila William at Vanessa, at tagumpay sila sa kanilang plano. Sila ang nagmanipula ng lahat. Ito'y para subukan kung gaano nga ba katatag ang pagmamahala ng kanilang mga anak. Hindi ito alam ng kanilang mga asawa kaya paniguradong malalagot silang dalawa at ma-outside di kulambo na naman. Matagal nang alam ni Willie Zamora ang tungkol kay Romano Romualda Sr. Sinabi niya ito sa kaibigan niyang si Francis, ang tatay ni Vanessa. Alam din nila na iba ang kinabibilangan ng totoong ama ni William. Kaya bago namatay ito ay nakipagkita ang dalawa kay Sr. Romano. Pinag-uusapan ni Willie na huwag na niyang guguluhin sana ang buhay ng anak. Pero nang malaman nila na may sakit ito at siya ang gagawing tagapagmana, ay natigilan ang dalawa. Sinabi din ni Sr. Romualdez na kilala ng mga kalaban niya ang pagkatao ng anak niya at malalagay din ito sa panganib kung hindi si William ang papalit sa trono niya. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan. Ngunit nagiba ito nang nawala ng alaala si William. Alam ni Francis at Willie kung nasaan si William. Kasama din sila sa pagmamanipula ng mga test at pagbura ng palatandaan ni William. Ito'y upang maging ligtas si Vanessa. Hindi pa sila sigurado pero alam nilang malaki ang kinalaman ni Vanessa sa kung bakit patuloy na may nagbabanta sa buhay ni William. Wala pang ganap na ebidensya sila na makapagtuturo sa hindi matukoy na kalaban. Pero may hinala na sila kung sino. Masaya man ang kanilang pamilya sa pagbabalik ni William pero alam nilang panandalian lamang ito hanggat nariyan pa rin ang mga banta sa buhay ng kanilang anak. Gagawin naman lahat nila, Will at Francis, matulungan lamang ang kanilang mga anak. Sa kabilang banda, may isang taong galit na galit dahil naisahan siya ni Sandro. Naisahan na naman daw siya. May isa pusa daw si Sandro at hindi mamatay-matay. Pababagsakin kita, Sandro, at kukunin sa iyo lahat. Lahat-lahat, lalo ng asawa mo.
huling salitang binitiwan ng lalaki habang nakatingin sa ikinakasal na si Sandro at Vanessa. Hahayaan na muna niya ito pansamantala upang paghandaan ang muli nilang pagtatagpo at sisiguraduhin daw niyang isa lang ang mabubuhay sa kanila.